everybody! Boom! Ayun, kamusta tayo dyan mga ka-5-9? Welcome back ulit sa aking channel mga mam, mga sir. San mang dako ng mundo kayo naroon? Saludo po ako sa inyo. Welcome back ulit mga ka-5-9. Ang daming hindi makamove on, no? Tapos na yung election. So, eto, magkwentuhan ulit tayo dito sa aking vlog na ito mga ka-5-9. Tapos na yung election, pero ang dami pa rin hindi makamove on. Kesa daw, kaya nakakuha si Sir Francis Leo Marcos ng ganung karaming boto dahil sa apelidong Marcos. Itong vlogger na tanga na to, na kupal na to, na hayop na to, kung ano-ano yung mga sinasabi niya sa bunganga niya, na sinasabi niyang dahil daw sa Marcos FLM, kaya daw siya binoto at hindi bilang pagiging FLM. Ikaw na kupal ka, na animal ka, kung bakit kinukontent mo na naman ako, pero sige lang, para magkapera ka, i-content mo ako. Ayos lang yan, Tol. Sabi mo nga eh, kung wala si Sir Francis, eh, kung wala issue, eh wala ka ng pagkakita. Gusto ko lang ay touch up yung sinabi mo na kung dahil sa Marcos, kaya binoto sa Francis Leo Marcos at kaya nakakuha ng ganong karaming moto. Kung hindi ka ba naman tanga, naugag ka, ha? Kung dahil pala sa pagiging Marcos ni Sir Francis Leo Marcos, ni Sir FLM, kaya siya binoto ng tao, di sana ngayon nanalo siya dyan. Tangin mong tanga ka, ano? Di sana ngayon nakaupo siya dahil sa sinasabi mong ginagamit yung pangalang Marcos. Bobo ka eh. Mal ka eh. Ha? Tapos sabihin mo pang nanguulol kami sa mga fans, sa mga taga-suporta ng Sir Francis Leo Marcos. Nagkukonsit na kami, Brad. Ha? Talo. Hindi nakapasok. Hindi nagkaroon ng katuparan yung mga pangarap ni Sir Francis Leo Marcos na maibahagi sa lahat ng mga mamamayang Pilipino yung kanyang mga plano. Nagkukonsit kami at siyempre, walang ibang panalo sa puso namin si Sir Francis Leo Marcos pa rin. Pero, may panahon para pag-usapan natin yan. Dito tayo ngayon sa gusto nating pag-usapan talaga. Makikimarites tayo mga ka-5-9. Alam mo, sa live ni Secretary Yama, ngayon po ay araw ng Biyernes. Tama po ah. Ayan. Mayo 13. Ayan. Sa live ni Secretary Yama, aba, umakyat itong si Victoria. At itong si Victoria ay nag-reveal ng mga kalokohan ni dati nilang kakampi na isa rin sekretarya daw kuno. Alam niyo mga ka-5 din, kung totoo man o hindi yung mga ibinulgar dito, ama, masakit po yun. No? Kung sakaling totoo man, yung mapatunayan at may mga ebidensya, may mga proof na talagang etong babae na to, etong mangga na ito, yung nagsunog sa mga channel nila, eh parang meron yatang malalim na mga dahilan at malalim na pag-uusap dito mga ka-5-9. Unang-una, paano tungkol sa mga password-password na yan, sa mga account-account na yan, naalis na, pero nandyan pa. Paano nakapasok kung talagang naalis na? Marami pong mga tanong. Marami ang mga spekulasyon. Marami ang mga pagbibintang na nangyayari. Na marami nga po ang nagkamali. Marami ang naging mali sa mga iniisip. Na ano nga ba talaga ang totoong nangyari? Masakit mga ka-5-9 na isang channel ni Sir Francis Leo Marcos na tanggalan, usunugin dahil lamang sa personal na galit. Kasi ang dami po natutulungan kung tutusin mga ka-5-9. No? Marami po ang naibibigay, marami ang natutulungan, marami ang nakikinabang sa channel na ito. Ngayon sa halagang 10,000 kapalit ng mga channel na ito,
At naging nadamay pa yung pinaghirapan ng husto. Actually, lahat naman niya yan pinaghirapan, pero siyempre mas maraming paghihirap yung kay Tullimor, kasi from scratch talaga. Ang hirap po bumuha kasi ng channel. Ang hirap po bumuha ng channel. Buti kong isang Francis Leon Marcos tayo na napakabilis. Pero ayun, sa wakas umaangat naman. At konting tiis lang, makakabawi ulit ang Tullimor. So, kagaya nga nang nasabi ko ng karang vlog, ang gumawa nito sa channel ni Sir Francis Leon Marcos ay hindi tao. Walang kwentang nilalang. Siya yung taong hindi naliligaya kailanman sa buhay niya. Siya yung magkakaroon man ng anak, magkakaroon man may mga magulang man siya o may mga kapatid man siya, hindi na niya makukuha yung ganda, yung sarap ng buhay. Dahil sa kanyang ginawa. Dahil sa kanyang ginawang pagbaklas sa mga channel na ito. Sa halagang 10,000 piso. Kung patunayan man ito ng husto, gaya na sinasabi ni Victoria na meron daw itong CCTV na may recording at mga record na nagpapatunay na talagang etong manggang ito ang may kasalanan, is kawawa itong manggan ito. Ang gusto ko lang man dito at ang wish natin ng karamihan natin sa lahat, no? Mahirap din kasi yung sasabihin natin na sa kanilang paggagalito, pag magkita tayo, yan na sinasabi ng Secretary Yama, pero wala ako doon sa sinasabi ng Secretary Yama. Kasi yun siya eh. Ang wish ko lang naman, at syempre wish din ng iba siguro na karamihan sa atin, ha? Magkaroon ng leksyon, magkaroon ng aral, yung bang para mapatunayan talaga na ang ginawang ito pagsunog sa mga channel na talagang itong si Mangga ang gumawa, why not file case against her? Diba? Bakit hindi pag-aralang bigyan ng kaso at ilatag yung mga tinatawag nating ebidensya, ilatag yung mga proof na nagpapatunay na CCTV, na nagpapatunay na itong si Mangga talaga ang naglaglag sa mga channel na ito. Although lahat naman ang sinasabi dito sa mga chika ni Victoria at ang lahat ng mga nakapaligid ay itong talaga si Mangga ang tinuturo gawa ng na tao dito. Siya ang nag-udyok o naghamon para ilaglag yung mga channel na ito. Which, kung talagang totoo, why not nabigyan siya ng leksyon para hindi umulit, para hindi pamarisan, at malaman kung sino pa talaga yung taong nag-utos sa kanya at sino pa talaga yung taong nag-prosige sa kanya para gawin yon. Kung ito man ay sarili niya, kung ito man na meron nag-utos sa kanya, para magkaalaman. Hindi kasi yung pwedeng mas maganda kasi kung meron tayong due process na sinasabi ng mga kapaibigan. Alam ko na hindi lang ako ang may nais nito. Ang iba sa atin dyan ay nagnanais din nito para fair ang laban. Para ito po ay sarili ko lamang pong opinion. Sarili ko lamang pong itong ikinikwento sa inyo. Na alam ko meron ding iba sa inyo na katulad din ng aking sinasabi. Pero hindi po natin maiaalis ang karapatan din po nila na isa-isang tabi na lang ito. Sabi nila hayaan na lang ang karma na managot, hayaan na lang na kapag nagkita ay saka na lang magbaratan. Pero mas maganda po sana kung idaan sa due process, malitis, magkalatagan ng ebidensya, magkaalaman ng mga nakatago na makakapagpatunay at makakapagdiin na yung salarin nga na ito ay siya talaga yung salarin. Nakuha niyo ko mga 5-9. I know, mahirap intindihin sa mga sa sobrang galit natin, ano, sobrang sama ng loob natin, ay mahirap po talagang mag-isip ng maluwag o ng mag-isip ng I'm not saying anything dito mga 5-9, no?
Correct me if I'm wrong. Pasensya na po kung ako po ay nagkakamali sa mga sinasabi ko ngayon. Pero yun po ang aking saloobin na para magkaroon ng leksyon. Bigyan natin ng ultimatum. Para magkaroon ng leksyon, hindi na pamarisan, malaman kung ano yung kanyang mga koneksyon, malaman kung ano ang kanyang mga dahilan, kung bakit siya ganyan, mas magandang magkaroon ng action na tama para magkaroon ng maliwanag na desisyon. Ayun mga ka-5-9. Yun lang po ang akin dito mga ka-5-9. No? At sa sobrang kapal ng mukha talaga ng gumawa na ito, eh, hindi po siya talaga tao. Kung may nag-utos man sa kanya na gawin ito, yung nag-utos sa kanya, hindi rin po tao. Kung mayroon mga nag-udyok sa kanya na gawin ito, yung nag-udyok sa kanya, hindi rin po tao. At dahil sa sinasabi natin, nagkakabistuhan na nga, nagkakaalaman na, nagkakabuko-bukuhan na, nagkakasingawan na ng kanilang mga usok, at nangangalingasaw na sa mundo ng SOCMED sa mga taong nagmamahal kay Sir Francis Leo Marcos. Hari naman magkaroon ito ng tuldok, mga ka-5-9, nang malaman natin kung ano ba talaga ang hatol dito. Huwag na sanang pamarisan. Kaya, bas, maganda. Bigyan ng ultimatum, turuan ng leksyon. Maraming salamat po, mga ka-5-9. Mga mam, mga sir, ano man ang ating narinig, nakikita, nababasa. Pag nilay-nilayan po natin ito bago natin paniwalaan, pag samasamahin natin ito, kung ito ba ay may katotohanan o pawang kabaliwan lamang. Sa mang dako ng mundo po kayo naroon, saludo po ako sa inyo. Huwag kakalimutan ang magpasalamat sa araw-araw na buhay na ibinibigay sa atin ng dakilang lumikha. Ingat po tayo lagi mga ka-5-9. Maraming salamat po. Boom!